para sa unang markahan ng asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino, ang nangungunang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na dapat makamit ng ating mga mag-aaral matapos ang isang paksa o aralin ay ang natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pang-wika. Akin pong ibabahagi kung paano ko inorganisa o isinaayos ang aking PowerPoint presentation para sa aking online class gaya ng Google Meet platform. Para sa unang slide, kung mapapansin niyo po, may nakalagay siya na Let's Pray. Yan po ay aking ginawa para mapapaalalahanan ko na rin ang aking sarili na dapat ay simulan ang classes sa isang panalangin. Ang sumunod na slide ay nilagyan ko ng online class rules. Yung mga online class rules na yan, yan yung mga dapat at hindi dapat nilang gawin habang ongoing po ang aming klase. So, kung ilan po ang nakalagay dyan, ay isa-isa kong ipaliliwanag sa kanila. Yun po. Ayan, para naman po sa sumunod na slide, kung makikita ninyo o mapapansin ninyo, may nakalagay na larawan na back to school. Nilagay ko po yan para ulit mapaalalahanan ang aking sarili na kailangan naming kumustahan, magkaroon kami ng maiksing pagbabatian sa isa't isa, at sa bahagi rin yan ay formal ko nang ipakikilala ang aking sarili bilang kanilang guro sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Dahil ito nga po ay pinakaunang session, kaya minarapat ko pong ilagay ang mismong asignatura at bahagyang tatalakayin sa kanila kung ano ang kanilang pakahulugan kapag kanilang nabasa ang salitang komunikasyon at ang salitang pananaliksik. Gayon din, tatanungin ko sa kanila kung saan nakapokus ang komunikasyon at pananaliksik. So, yan ay kanilang masasagot na ito ay nakapokus sa wika at kulturang Pilipino. Inilagay ko rin po ang MELK, ang kasanayan na dapat nilang makamit matapos ang aralin. Itong slide na ito ay nagpapakita ng isang paunang gawain na may kinalaman sa aralin. At matapos po nilang maisagawa ang gawain iyon, ay naghanda rin ako ng ilang mga katanungan upang magkaroon ng kahulugan at kabuluhan ang paunang gawain. Sana po ay nabasa ninyo ang paunang gawain dahil iyon po ay may kinalaman sa aming paksang tatalakayin na tungkol sa wika. Nakalagay po dyan yung katangian, dito sa slide na to, nakalagay ang katangian at antas nito. Pero sa unang session na ito, unahin ko munang talakayin ang katangian ng wika. Pero bago ko po talakayin ang katangian ng wika, ay magbibigay muna ako ng ilang mga kahulugan ng wika. At doon sa bawat kahulugan ng wika, ay bibigyan din po namin ng linaw yung mga nakapaloob na kahulugan na ibinigay ng mga dalubwika. Matapos alamin at talakayin ang iba't ibang kahulugan ng wika, ang mga katangian ng wika ay magmumula sa mga binanggit ni Henry
Gleason. Sa bahaging ito ng mga slides na makikita nyo dyan sa inyong screen, ay ito ay isang simpleng gawain upang masigurado kung ang ating mga mag-aaral ay may natutuhan sa natapos na talakayan tungkol sa mga katangian ng wika. Dito na po nagwawakas ang aking PowerPoint presentation at maraming salamat po sa inyong panunood.